kailangan nasa bago mag isang buwan ay nakakapag-cancel tayo para maalagaan natin yung block at saka yung cam na nilagay natin sa kanya na may karga din. Okay, so madami na naman tayong stock nyan. So nasa 100 pieces to. So may pray din tayong sticker ni Sir Alfred. So ayan, shout out kay Boss Alfred Watermax. So nabanggit ko naman na kanina yung mga advantage at saka disadvantage ng mga may karga. Kagaya ng motor natin na naka 59 allstock. Lalabas tayo ngayon para kunin yung sticker na ipinagawa natin sa doon sa may Dekalidad printing shop. So pupunta ako ngayon doon guys. Saktong-sakto uminit yung panahon ngayon kaya lalabas tayo para kunin yung ating pinagawang sticker. So gamitin natin itong ating motor ngayon. So syempre guys, pag-usapan din natin kung ano yung mga advantage ng may karga na compare doon sa stock. So hindi naman totally loaded itong motor natin. So bali, ang kinarga lang natin dyan ay yung block. Then nag-cams lang tayo. Siyempre may mga pagbabago sa kanya kaya isasabihin ko dito sa video na to. Then samahan nyo muna ako dahil pupunta tayo doon sa Watermax Enterprises kila Boss Alfred. Dahil doon ako nagpapagawa ng sticker. So tara na. O, labas na muna natin to. Let's go. 75 years later. Yo, update guys. So, andito tayo ngayon sa bayan ng Rosales. So, back to the topic tayo, no. So, yun nga. So, ano nga ba yung advantage ng may karga? Tsaka disadvantage. So, sa video na to guys, ay malalaman nyo. So bali ito ay bali 1 month pa lang nung mula nung nagkarga tayo ng 59. So nag-bore out tayo ng mas malaki compare sa stock niya. So naka 59 cam tayo. So dahil 1 month pa lang mula nung nagkarga tayo ay siyempre inobserbahan ko muna bago ko sabihin sa inyo yung mga naramdaman ko sa kanya. Kung ano nga ba yung naging advantage tsaka naging disadvantage ng motor natin compare nung stock pa lang siya tsaka ngayon. Kaya nandito pa lang tayo guys sa bayan ng Rosales, no. So ayun guys, bali ang napansin ko sa kanya ay siyempre mas lumakas kasi nga mas malaki na yung bore out nito kumpara nung dati. So yung stock yata guys ng MiO sporty ay 50 mm lang. So yung kinabit natin dito ay 59. Then nagano tayo, nag-cam tayo ng 6.3 yung lip ng cam natin. So mas malaki siya sa stock. So hindi ko alam kung ano yung lip ng stock. So basta stock yun ng sporty, then nagpalaki tayo ng 6.3. So siguro yung mga lip nun na nasa 5 point something siguro. So kaya mas malayo, hindi hamak na, mas malakas siya ngayon compare nung stock pa lang siya. So yun guys, so makita nyo sa video natin sa meron mas malakas talaga, mas agresibo siya ngayon. Oh. Mas agresibo siya ngayon compare nung dati. Then pagdating sa gas consumption ay medyo may pinagbago ng konti lang. So konting-konti lang guys kumpara nung stock pa lang siya. So hindi siya masyadong tumako, parang sakto lang kasi nung last na ride namin na nagpunta kami ng Dagupan ay yung dating full tank niya kaya niyang takbuhin from Dagupan to Rosales. So balikan na yun guys ha, yung full tank niya. So yung full tank nito ay maabot ng 3.2
3.5 liters. So nung stock pa lang siya, yung 3.5 liters na yun, saktong sakto yun mula Dagupan to Rosales. So ang kakainin niya ay nasa 3 liters, bare may matitirang kalahating litro. So nung trinay namin na magbiyahe ng Dagupan, same lang nung pinuntahan namin, ang kinain niya ay bali 3.5 liters guys. So mas lumakas lang ng konti. So mga ganon, tansya ko is mga 3.5 liters kasi talagang pigang-piga yung ano niya eh. So dati yung nandito siya, umabot na siya dito sa may later E talaga. Talagang sinagad ko bago ako naggasolina para malaman ko kung gaano yung kalakas yung kain niya ng gasolina compare nung naka-stock pa lang tayo. So syempre, expect natin na mas lalakas talaga sa gasolina to kasi more power, syempre, more gas. So ganun yung pinagkaiba ngayon ng ating MiO sporty. So pagdating naman guys sa maintenance na naka 59 allstock ay syempre mas maaga yung pag-change oil natin compare nung stock pa lang siya kasi kailangan nating alagaan yung block nito kasi nga kailangan nasa bago mag isang buwan ay nakakapag-change oil tayo para maalagaan natin yung block at saka yung cam na nilagay natin sa kanya. Syempre kailangan yun. So alam yun ng mga naka MiO sporty na may karga din. So yung atin ay hindi naman gaano kadami yung karga at hindi naman ganun kadiin yung karga natin. So bali yung kinarga ko dito ay pang touring lang talaga. Yung pwede natin siyang gamitin araw-araw para pang rides. So kagaya ko. So yun guys, nandito na tayo sa bayan ng Santo Tomas. So balik tayo sa topic natin. So para lang sa ano guys, pang touring lang ba yung pwede nating ilong ride. So hindi may mga karga kasi na pang drag ganun. May mga karga din na pang show lang. So yung atin ay pang touring. Pang touring set lang kumbaga. So yung nagkarga nga pala nito guys ay yung utol ko. So bali dalawa lang kami gumawa ng motor na to. Then siya yung nagkarga kasi mas kabisado niya ang magkarga. Kaya shout out sa utol ko na nagkarga dito sa ating motor. So bali malapit naman na tayo sa pupuntahan natin. Then pipick up lang natin yung sticker guys. Then babalik din lang tayo. Then habang papunta tayo doon ay naisishare ko sa inyo yung mga nagiging experience ko dito kay Nami o dito sa ating motor na MiO sporty. So yun lang, so yun nga lang guys, dagdag ko lang ay kapag kargado yung motor mo kailangan alagaan mo ng langis. Then pagdating sa maintenance talagang alagaan mo siya mula panggilid hanggang sa lahat ng parts ng makina. So kung may napapansin kayong kakaiba sa makina nyo ay wag na kayong magdalawang isip na i-check up kung marunong naman kayo dahil mahirap na. Mahirap ang masabugan ng motor dahil napakabigat at napakamahal guys ng mga piyesa ng ating motor. So update ko kayo mamaya konti dahil malapit naman na tayo. Bali pipick up lang natin yung sticker. Let's go! Yung speed meter natin sumasayaw. Kailangan na kasi ito eh. Oh, wala na, 40 lang yan guys. Oh, diba? Nasira. Gawa nung kakatap speed natin sa kanya, nasira na yung speed meter natin. So yan yung napapala nung top speed ng top speed, no? A few moments later. So yun guys, na nakuha na natin yung ating sticker. So ayan. Okay, so madami na naman tayong stock niyan. So
So nasa 100 pieces to. So may pray din tayong sticker ni Sir Alfred. So ayan, shout out kay Boss Alfred Watermax sa napaka quality sticker. So sa mga gustong humingi dyan ng sticker ay meron tayo dyan, no? Alright. So back to the business. Let's go. Tara na. So ayun guys, mabalik tayo dun sa topic natin kanina, no? About sa motor natin. So nabanggit ko naman na kanina yung mga advantage at saka disadvantage ng mga may karga. Kagaya ng motor natin na naka 59 allstock. So una sa lahat guys ay malakas yung makina, pero pagdating sa maintenance ay kailangan nating alagaan yung maintenance. Then medyo mas malakas siya ng sasagas ng konti lang naman. So depende yun sa karga nyo kung anong yung gusto nyong karga. So ganun din sa ating motor ay syempre saktuhan lang yung kain ng gasolina. So yun lang. Sana ay nakatulong naman yung video natin guys sa inyo. So sana support nyo pa rin ako. So pasensya na kayo guys kung nag-switch na yung vlog natin sa automatic. So dati yung ginagamit kong motor ay Rusi na Macho. So wala na guys, naka sidecar na kasi yun. Hindi na natin siya na ibibiyahe at hindi na natin nagagamit pang motovlog kasi naka sidecar na siya. So sana guys, support nyo pa rin ako kahit na nag-switch na tayo sa automatic na motor. So yun lang. So yun lang ang gusto ko i-share sa inyo, yung mga naging experience ko sa motor natin. So sana nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga advantage at saka disadvantage ng nakakarga. So hanggang dito na lang siguro yung ating video. So maraming salamat sa pagsuporta nyo sa aking YouTube channel. So sana tuloy-tuloy yung pagsuporta nyo sa akin. So kung di pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at i-hit yung ating notification bell para lagi kayong